Welcome sa isa na namang edisyon ng Kuya Kim at Kenza Vlog. Ang vlog natin ngayon ay isa kong kaibigan. Kaibigan ko since college. Alam nyo, napakarami kong mga blessings sa buhay. At isa sa mga blessings ko, mga kaibigan ko. And Karen Davila is one of them. Mag-enjoy kayo sa vlog natin. But before that, eto muna ang ating Bible verse. Opa! Our Ron Vangelis verse for today is 1 John 1:7. And it says, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus purifies us from all sin. In our daily walk with Jesus, we become more and more and more like Him, and we begin to develop His attributes, and we become salt and light to non-believers. I always say that we are the Bible that non-believers read. And as we walk through our lives being like Jesus, we have fellowship. We attract non-believers. And they begin to want what we have, which is Jesus Christ. This is the most perfect way of evangelizing through our daily lives, through our daily walk, through social media, and in everything we do. Keep this in mind. Enjoy your day. And I love you all. Happy weekend, guys. Opa! Si Kuya Kim, hindi wow. Bakit? Hindi rin buha ko. Sakto lang. Yeah, si Kuya Kim. Kim Salida. Opa! Opa! Papunta na tayo ngayon sa condo unit ni Karen Davila. At of course, ang kasama ko ngayon, si Desi. Hello, good afternoon. Hi, Desi. Hello, good afternoon. Kamusta ang tao si Karen Davila? Very good, it's very good. Hindi ba masungit? Hindi po. Hindi? Okay, ayan. Narinig nyo kay Desi, hindi rin masungit. Nasakit tayo na elevator niya. Okay. Maraming salamat, Desi. Salamat po. Okay, be safe, be safe. Okay. Hello, bye-bye. Karen, I've known since college. She's one of my best friends. At talaga namang mahal-mahal ko itong taong ito. Bago lamang sa YouTube, pero ang lakas ng YouTube niya, mas malakas pa sa YouTube ko. But I'm happy that she's into YouTube now, no? Susurpresahin natin dahil hindi niya alam na ipa-vlog ko siya. I was tested yesterday, so I'm all negative for COVID. At ito ang entrance ng condo ni Karen. Marami siyang mga artwork. Karen is also an art collector like myself. And ito na. Beautiful artwork all over the place. What's your name? Itong dining area si Karen. Karen! Gusto mo siya? Kamusta nga bilang amo si Karen Davila? Okay pa. Mabait pa siya? Yes po. From 1 to 10, kano ka bait na amo si Karen? 100%. Sabi ko 1 to 10 lang, 100% ito. Hi David, where's your mommy? Karen! Ito si Karen Davila! Yun! Hello! Kamusta ka? My God! Shock naman ito. Good. Hello, hello, good morning, good evening, good afternoon. Yeah. Kung anong oras nito panonore. Ah, sabi ko hindi nila alam na i-vlog kita. Kaya i-house tour mo ako biglaan. Halika, sandali lang to. Oh my God! Kala mo naman there's something interesting sa bahay. Ano ba? Okay. Napansin ko, napakarami mo mga paintings dito sa bahay mo, Karen. Actually, the one who first exposed me sa paintings is really Kuya Kim. We were, ano ba yung ABS ka na nun? I was a city councilor of Manila, but we were classmates in college. Yes, matagal na. So, nung hindi pa sikat si na Elmer Borlongan, all these famous local artists now, Kim was already collecting them. Ito, okay. Ay isang sikat na Elmer Borlongan. Ano ang title nito? Elmer Borlongan mo nito, Karen. Alam mo, I don't remember the title. Huwag ka magalit, Emong, ha. So, ito, pinakomission ko kay Elmer Borlongan the year 2002. Mm-hmm. I waited 2 years para dito. Mm-hmm. Tapos, eventually, eto na siya ngayon. Gusto ko hindi naman sobrang dark kasi. Gusto ko medyo naman... Masaya. Masaya. Kasi may mga work si Elmer na medyo dark. Yung mga work ko, very dark yun eh. Trivia tayo, no? Alam niyo ba itong painting na kinomission ni Karen? Malamang ito, hindi niya sasabihin ang presyo, pero I'll give you an estimate. Nung pinagawa niya ito, siguro ilagay na natin sa mga 400,000, 300,000, or even less. Kung ibibenta natin itong trabaho ni Elmer Borlongan ngayon, this will be more than 10 to 15 million pesos already. Hindi niya sasabihin, ako nagsabi na. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Meron kayo isang Elmer Borlongan dito na may nagbigay sa'yo ng special na tao. Yan, okay. So, because ang tagal ko na ang kaibigan si Kim, you gave me this.
Yes. Oh. So this is an Elmer Borlongan drawing kasi ang daming emong ni Kim. Actually, ito mga drawing ni Elmer na ito, ito yung mga one-line drawings to eh. Ibig sabihin, pag nilapag niya ang lapis, walang isang linya lang yan. Totoo? At hindi niya iaangat yung lapis hanggang hindi matatapos ang drawing. No, totoo. Yeah. Kaya ako binigay yan, unang-una dahil mahal na mahal ko si Karen. Pero nung tumaas ang presyo ni Elmer Borlongan, gusto ko nang bawiin. Gusto niya, wait! Napansin ko, Karen, ang ganda ng condo mo. We moved here the year 2013. Mm. Nakatira kami actually sa isang condo sa tabi ng EBS for a long time. Mm-hmm. Dati, alam nyo, pag nag-newscast ako, maglalakad lang ako, tas maglalakad pa uwi. Then eventually, nung nagkaroon na kami ng dalawang anak, so parang I felt na we needed to move to a bigger place. Mm. So essentially, it's big enough naman. Tama lang. Hindi po totoo na sa penthouse ako nakatira. Yung sinasabi ng ilan, hindi po. I'm just in one of the floors in this building. Napakaganda ng condo ni Karen. But if there's one thing that I can say about her condo, it's not so big, but it's very tasteful. Very tasteful. You. At ang choice ng upuan, very mid-century modern, Karen, ang gaganda. Actually, pati yung pag-collect ng chairs, kay Kim ko rin natutunan. Ang silyang to, this is an iconic chair of the 50s. Ang tawag dito ay Tulip Chair by Eros Saarinen. So yan, tulip ang itsura niya. Kaya tinawag na tulip dahil ang itsura niya parang bulaklak na tulip. Meron siyang stem dito at ito yung bulaklak. Kaya tinawag na Tulip Chair by Saarinen. And ito rin, I learned about this from Kim. I find this to be one of the sexiest chairs ever made. Okay. Right? Yes. Oh, this is the Pantone. Pero ano yung history? Hindi ko alam. Well, si Pantone naman ay isa din sa mga icons ng mid-century modern chairs. Napakarami niya mga silya. Ang tawag naman dito ay Pantone chair. Yun or yun. The Pantone S. The collectors call it an S because it looks like an S, no? I'd like to say that Karen is new to YouTubing. Yes. But she's become so successful and I'm so proud of Karen that she finally made the step to be on YouTube. Yeah, and I was so scared. Mm. And then Kim told me, don't be scared, just do it. Diba? Tingnan mo naman ngayon. Yeah. Mas marami ka pang followers sa akin ngayon. Oh my gosh. Ganun. Anyway. Itong sala mo. Sala mo. No, so this is where I see friends. Okay. Mm-hmm. So, unang-una, this is Nikki Luna. Nikki Luna. So, local artist din po ito. Si Nikki Luna is a woman empowerment artist. They call it the bedsheet. It's the story of a woman and lahat ng kwento ng buhay niya sa kama. Bawal humawak ng artwork pero mukha siyang bedsheet. Para siyang kumot na bagong gising lamang yung humiga dito. So parang buhay ng isang babae. No? Yeah. Oo. Ito naman, ito po si Nicole Coson, yung anak ni Tessie Coson ng may-ari po ng SM. So yung anak po ni Tessie Coson ay artist in London. Mm. So ito po is Nicole Coson. Ang dami mong artwork, Karen. Nakakabili naman, talaga. Hindi po. Ito, sino naman to? Itong magandang ito, to? Ito, from Julius ko to nabili. I like art din kasi na parang it's just abstract, it's minimal, it fits the furniture. Yeah. Parang perfect. So si Karen is the kind of collector that collects figurative and abstract art. Meron kasi limited lamang sa figurative with figures. Yeah. Ikaw naman gusto mo abstract at gusto mo may figures pareho. Yeah. Meron akong nakitang isang silya rito. Nakakaiba. Napaka-special nito. Ano ba ang silya to, Karen? Ito naman, this is the Yoda chair. I'm gonna move it forward. Okay. Yes. Ang Yoda chair po ni Kenneth Cobonque is made from bamboo. Bamboo? Buko nga, Karen. So, ang bamboo is super resilient. Ang kala ng ilan yung bamboo sirain, which is so not true. Look. Uy, ganda. Uy, meron kang bagong endorsement, Karen. Mukhalis, mukhalis. Oh, St. Peter. Pwede kasi St. Peter. Yung tipong... Yeah. Siya po ang babalik sa akin sa St. Peter. So, ito, tinamuan tibay niya, oh. Hindi ka lumulusot sa kabila. Sa Pilipinas, dapat po, kung gusto nyo iwas bagyo, kakayanin ang bagyo, you have to use more bamboo. Opa! Karen, napansin ko, dami mong aso! Sino ang aso? Okay, so I'm gonna sit on the floor. Okay, wait. So now I have a Havanese. Okay, anong Havanese? Come here. Havanese is the national dog of Cuba. Okay, Havana, Cuba. They're hypoallergenic, so they don't shed. They're perfect for condo. See, you're so ingay, ah. So, ito siya. This is a brown one that's batchy. Ito, binili ko na to. Ito yung original na nanay. So, we got Lexi in New York in 2013. Sa American Kennel in New York. So, dahil kinuha mo siya sa New York, ang tahon ba niya Tagalog o English? Hindi ko alam. Kaya Lexi kasi Lexington Avenue. Socks, ito ang mga anak. So, Crimson, that's a girl. Crimson, quiet! And then this is Socks, na paborito ko kasi malumanay. So, ang maganda sa Havanese, malambing sila
and they don't shed. And I think sa mga may allergies, they're perfect. Opa! Karen, you've been through so much in your career. Galing sa GMA7, sa ABS-CBN ka. You've been in the business longer than me. You've been more than 20 years ka na dito. 27 years in the industry. Magta-28 na. How did you last that long? Wow, I love that question. I think unang-una, dapat you have to love what you do. Don't do anything for the money as the main reason. Kasi pag gusto mo trabaho mo, you're excellent every day and you try your best. Bawal ang tamad sa industriyang ito. Bawal din yung pabanjing-banjing, tapos yan ang bagal mo. Dapat medyo talagang passionate ka, decidido ka, medyo ganon. Okay, Karen, when I end the vlog, I always end it with a prayer. And I usually pray for my subscribers. Thank you. Can you pray for my subscribers, Karen? I'd like to pray for all of you, dearest Heavenly Father, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ. Panginoon, alam ko maraming nanonood ngayon. They've been suffering, they've been lonely, they've been depressed. Amen. And I ask you, Heavenly Father, Lord God, to comfort them, but more than that, let them get to know you personally and have a relationship with you. Because Lord, you are the ultimate joy and the reason for our existence. So that's my prayer to you. Ganda naman. Thank you, Lord. Amen. Karen, thank you very much for having me. Bagamat sawang-sawa ka na sa akin, ay lagi mo ko nakikita, isa sa mga best friends ko to, whether she likes it or not. I know, no choice. It's already too late. He can't deny me. I keep telling him that. How are you gonna deny me? It's too late. Too late. Paano sabi mo? Ano ba yun? Oh my God! Oh my God! Ganun naman tayo talaga, di ba? Sinasabi na, alam mo Karen, ang OA mo. OA ka sa mga reaction mo. Okay, maraming salamat for joining us. Si Kuya Kim, hindi pangit, hindi rin gwapo. Sakto lang, ito po si Kuya Kim. Kim Salmida.